Jesus.
kapayapaan ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kay sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kay sa Panginoon hindi yan duty. Maglingkod kay sa Panginoon dahil buhay niyo, hininga niyo. Pagkakataon niya yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Wala nang iba, O Diyos, sa
Thank you. All the glory belongs to God. All honor belongs to God. Hallelujah. Excited ako, mga kapatid, that we can cross over because there is a new bridge, no? For us to cross over, a bridge for the future. And truly, brothers and sisters, this is the time for you and I to break the bridges, to destroy the bridges of the past. We must not held on the past glory. Alam mo ba, na di tayo pwedeng mag-celebrate sa past glory. Yung past glory na yan, tapos na yan. Mga kapatid, kailangan nating maintindihan na yung foundation nito, kung ano ang meron niya noon, na atin dapat itayo yung mga bagong bagay ngayon. Kailangan maitayo natin ang mga bagong bagay ngayon kasi alam mo bakit? Kasi kaya tayo nadidelayed kasi napunta tayo sa mga magagandang bagay pero di natin namalayan, obsolete na pala. Obsolete na pala, di na pwedeng magamit sa kaharian ng Panginoon. Di na siya pwedeng magamit pero noon magaganda yon. Pero gusto ko lang makita nyo, ano po itong mga obsolete na to bago natin makita, eh dapat maitayo muna natin ang foundation. Dapat maitayo natin ang foundation niyan kasi kapag wala pong salita ng Diyos yung foundation na yan, brothers and sisters, baka mangapa ka. Mangangapa ka kung saan na tayo ngayon. Alam niyo po, napakahalaga po na maunawaan natin bakit, ano po ba ang meaning nitong tinatawag ni David na know the God of your father. And then the Lord, sabi niya, the Lord God, explain that to me. The Lord God in writing. The Lord God made me understand in writing how to build the house more accurately. Kaya nga mga kapatid, yan ang sinabi ng 1 Chronicles 28 verse 9 and 19. Kaya makikita po natin dito sa 1 Chronicles 29, kaya ganun na lamang ang pagpupursige ni Haring David sa kanyang anak. Kasi ito yung kanyang nakita. Sabi niya sa First Chronicles 29, "My son Solomon, whom alone God's chosen, is still young and inexperienced. And the work is great." Ang trabaho, ang gawain ay di biro-birong gawain. Ang gawain ay hindi talagang pipitsuging gawain. Kundi ito'y gawain na kung saan na ito'y templo na ito ay hindi po para sa tao, kundi ay templong para sa Diyos. Sabi niya, "The temple is not for men, but for the Lord God." Dito natin maunawaan kung bakit ganito ka-delicate ito, bakit ganito kaselan ito, kasi kung inyong mababantayan sa mga aklat ng Leviticus, yung mga anak, ni talagang Leviticus chapter 10, di ba? Leviticus chapter 21, na yung mga anak ni Aaron ay talaga pong namatay. Kasi alam mo bakit? Dahil sinaling nila yung hindi kalooban ng Diyos. At ito pang matindi, si Aaron, sinabihan ng Diyos, wala kang karapatang umiyak. Napakalupit naman yan. Di ba napag-aralan natin yung mga nakaraang background na yan? Nakaraan, kaya ako binanggit yung tungkol sa holiness and righteousness or righteousness and holiness kasi ang temple na gustong itayo ng Diyos, that temple should be the temple with holiness. The temple that is holy because God is holy and He wants to dwell with a holy place. Kaya nga po sa isang disobedience lang ni Eva at Adan, napaalis sila sa Garden of Eden. Bakit? Kasi the nature of God is holy, for He is holy. Now ngayon, kaya si David, kitang-kita niya itong pagkasabi niya kay Solomon na ang sabi niya, "God has chosen because my son Solomon is still young and inexperienced and the work of God is great." The work is great.
The work is great, brothers and sisters. Kaya napakahalaga po na ikaw at ako maunawaan natin to dito pipitsugin. Yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, ang akala mo pwede na yung pwede na. Aleluya, nakalampas ka ngayon kasi ang tingin mo lang okay na, pero di mo ba alam ang buhay mo parang palundo. Tingnan niyo po, naglilingkod ka naman sa Diyos, bakit pembera? Parang tila pababa yung buhay mo. Hindi pa unlad. Pasulong nga, pero diretso lang na pasulong. O yan, gusto mo ba niyang diretsong pasulong lang? May mga tao namang pasulong na ang itsura ng pasulong pababa. O may mga taong pasulong ang buhay, pasulong, pero ang kanilang pagsulong pababa, paganyan. Meron din namang pasulong diretso lang kasi gusto lang nila neutral, mabait lang ako. Mga ganyan ba, mabait lang ako, mabuti lang naman itong ginagawa ko, masaya lang ako sa gusto kong gawin. Pero alam niyo po ba, di natapos dyan, meron pong buhay na pasulong na paangat, paganyan. Yan po ang buhay na totoo, pasulong na paangat. Saan ka sa tatlo? Saan klase, anong uri na ang buhay mo'y pasulong? Pag sinabing pasulong, patanda. At yung pagpapatanda natin, nairon ba tayong pinagtatandaan? Ayan ang matindi doon. Ay nako, meron bang nagpapatuloy sa iyong inumpisahan? Kasi tingnan nyo to, ha? Ay Diyos ko mga kapatid. Tingnan nyo to, ay sa Hebrew chapter 11. Sa Hebrew chapter 11, verse 39, no? 39 to 40. Kung inyong mababantayan mga kapatid, kailangan natin itong maunawaan. Kasi dahil ang Diyos po talaga, gusto talaga ng Panginoon na maunawaan natin yung kanyang mga salita. Sabi rito sa Hebrew chapter 11 verse 39 to 40. Tingnan niyo po ito, ha? Kaya nga sabi rito, and all this having gained approval through their faith did not receive what was promised because God had provided something better for us so that apart from us they would not be made perfect. Anong ibig sabihin nito? Alam natin ang mga Old Testament saints, the conquered kingdoms, kaya nga faith was given to conquer kingdoms. Hindi lang yung faith was given just to have money. Alam mo ba, nothing wrong mag-pray ng bagay. Walang masama ang mag-pray ng bagay. Walang masama niyan, ha. Minsan, ito nga lang eh, ginagamit natin ang faith natin in a wrong way. Kasi ang faith is a supernatural thing na nilagay sa buhay mo. At hindi lang yan, binigay ng Diyos ang bagay na yan to pray for things. Pero don't get me wrong. Kasi wala naman ding masama na humingi ng bagay. Wala namang masama. Mabuti yan. Pero ang gusto kong itanong, binigyan ka ba ng pananampalataya para lang magkaroon ng bagay? Tingnan nyo, na mali ng paggamit sa pananampalataya. Na underestimate natin yung napakalaking bagay, napaka-importanteng bagay, napakahalagang grasya, napakahalagang gift na nilagay sa iyo na nagamit mo sa maling paraan. Nagamit mo, na downgrade mo yung pananampalatayang binigay sa iyo. Kaya nga mga kapatid, faith, nothing wrong with that. But I want you to understand why faith was given. I want you to understand and I want you to know, not only just to know, but to understand why faith was given. Alam niyo po, faith was given not to get things, not to pray for things, but faith was given to conquer kingdoms, to build God's kingdom. Saan? On earth as it is in heaven. Kaya nga itong Old Testament saints at itong mga saints na ito na sinabi ng Hebrew chapter 11, lahat ng mga man of faith, lahat ng mga Old Testament faith na yan, yung mga taong ginamit ng kanilang mga panahon nang sila'y lumipas, sabi ng Bible, all of this and all this having gained approval, nakakita ang Diyos na approve sa ginawa nyo. Sabi doon kay David, approve.
Sabi kay Solomon, sabi sa mga lingkod kay Abraham, approve. Pero naabutan sila na ang kanilang katawan ay bumigay. Naabutan. At ano ang kanilang mga pangarap noon? Ang kanilang pangarap ay nakatingin sila sa future. Anong future ito? Na ang kanilang tagapagligtas ay kanilang marinig. Ang ating tagapagligtas ay kanilang marinig. Kasi noon pa, ipinangako na iparating at darating ang anak ng tao. Darating ang anak ng Diyos. At sila po ay nakatuon sa future. Nakatuon po sila sa darating na future na ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao at mamuhay sa piling natin at di po sila naabutan. Kaya sabi doon, all of this, having gained approval through their faith. Gain approval. Kaya kung mapapansin nyo po ang mga man of faith from beginning 11, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, aleluya, lahat ito mga kapatid, ang Diyos nagsabi, approve. Through their faith, na-approve yon. Ang Diyos, saludo. Saludo ang Diyos. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, did not receive what was promised. Ano po yung hindi nila tinanggap na what was promised? Kasi inabutan sila na ang kanilang katawan ay bumigay. Namatay na lang sila na ang kanilang katawan ay bumigay, pero ang kanilang mga ginawa ay nakatanggap ng approval sa Diyos. Ang kanilang ginawa, napatuwa nila ang Diyos. Natapos ang kanilang mga trabaho. Mga kapatid, di nga nila narinig ang anak ng tao. What was promised? Because God, bakit di nila narinig yun? Verse 40, because God had provided something better for us. Sino tong sinasabihang something better for us? May inilaan ang Diyos, something better for you. That's why this is the bridges that I'm talking about. God is building the bridges for you and I. And that bridges is the bridges to connect the future. Connect your today and connect it for the future. And you are God, called by God. You are called by God to build that bridges. Dahil maraming taong gustong makakilala sa Diyos. Gustong makakilala sa Diyos dahil sa iyo. At ikaw lalamya-lamya ka. Sabi ng Hebrew chapter 6 verse 12, huwag tayong malalamya-lamya. Huwag tayong babagal-bagal. Binigyan tayo ng mga halimbawa to imitate with. Tayo ay meron pong paggagayahan. Huwag po tayong papayag sa face up na yan. Ha? Ang mukha mo ay iibahin ang mukha mo, maging mukha ka lang. Ewan ko, anong mukha ang gusto mong payagan? Alam kong laro lang yan. Alam kong ano, pero huwag mo namang paglaruan ang sarili mo. Kaya may kita nyo po, yan po ay pinatulan mo naman din. Kasi kasiyahan lang naman daw. Pero mga kapatid, meron pong pina-i-imitate ang Diyos sa atin na walang iba kundi ini-imitate natin yung uri ng dimension na kung saan na yung dala-dala na itong mga man of faith na to na ang kanilang pananampalataya ay nakaugnay sa Diyos. Ito po yung sinasabi ni David, know the God of your father. Woo! Hallelujah! Gusto mo bang mga anak mo lalamya-lamya bukas? They are aiming for nothing. Na ikaw binigyan ng panahon ngayon na ito yung panahon na maging seryoso ka sa pinagagawa ng Diyos. Kung sino-sino ang ini-imitate mo, sino-sino ang pinaggagayahan mo, na kaysa gayahin mo sana ang dimension ng Spirit to build the kingdom of God, anong ginagawa mo? Oh, okay lang naman yan. Yes, valid sa harapan ng mundo, pero hindi acceptable sa harapan ng Diyos. Tanggap naman yan, uso ng mundo yan eh. Pero sa harapan ng Panginoon, yan ba kaya ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Because God had provided something better for us so that apart from us, they would not be made perfect. Kaya kung wala kang paggagayahan,
Kung wala kang pinagmumulan, kung walang ipinasa sa iyo na baton, di ka magiging ganap. Di magiging ganap. Mauuwi lang sa kawalan ang iyong tinayo ngayon. Mauuwi lang sa walang sa hangin ang lahat ng yan. At walang matitira sa kapwa bato. Matitira ang batong tinayo mo, bato lang din matitira dyan. Walang matitira kasi ang mga bato mo, statua na. Nasaan ang buhay? Wala. Walang kabuhay-buhay. Bato lang. Ano ang tinatawag mo ngayon? Mga taong patay na. Ano sabi ng Deuteronomy 18? Huwag kayong tumawag sa espiritu ng mga patay. Krasing pananiwala yan. Naniniwala ka sa tawag ng mga espiritu ng patay. Oo ka naman ang oo. Tanggap ng paligid kasi na-educate tayo for so long. Tawagin ang mga espiritu ng patay. Sino yung mga namatay na yan na tinangkilik ng tao ngayon? Ang gusto ng Panginoon, bumalik tayo sa buhay ni Kristo Jesus. Tayo po'y bumalik. Kaya nga, ito ang purpose. What is the purpose of spiritual fathering? What is the purpose of that? Ano ba ang purpose ng Panginoon dyan? Kaya may kita nyo po, ang purpose niyan ay for you to have a model. For you to have, to understand how to pass the baton. Gusto kong maintindihan nyo po. Na kung gusto kong maunawaan mo sa Hebrews chapter 5 verse 7 to 9, that obedience is learned. Obedience is learned. Natututunan ang pagsunod, mga kapatid. Natututunan yan. Kapag hindi mo yan natutunan, sabi ng Hebrews chapter 7, na ang ating Panginoong Jesus, natuto siyang sumunod. In the days of His flesh, He offered up prayers and supplication with loud crying. With loud crying and tears to the one able to save Him from death, and He was heard because of His piety. He was heard, pinakinggan siya dahil siya talaga namang grabing taas yung pagkilala niya sa Diyos Ama. Dito, verse 8, although kahit na bagamat siya'y anak ng Diyos, ito matindi, he learned obedience. He learned obedience from the things which he suffered. Yung mga pagtitiis niyang kanyang kinaharap, natutunan niya ang sumunod. Kahit mahirap ito, natutunan niyang sumunod. Mga kapatid, ito ang purpose ng fathering. For you to understand a lot in the midst of those mga pagtitiis na iyong mga kinakaharap. Ang ama mo ang lagi nagsasabi, anak, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ito yan, bigyan ka ng mga dosage, bigyan ka ng mga idea, bigyan ka na di lang siya spiritual father mo, kundi siya'y dakilang coach sa buhay mo sa gitna ng iyong dinadanas. Wow, di papayag ang Diyos na ikaw ay iwanang orphan. Di papayag ang Diyos na iiwanan kang hungkag. Di talaga po. Di papayag ang Diyos. Di rin papayag ang Diyos na di kanya pagpalain. Kaya sabi niya, although bagamat siya'y anak, he learned obedience from the things which he suffered. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal life. Lahat ng mga sumunod din sa kanya, naniwala sa kanya, lahat ito'y naging ganap. Kaya sabi rito sa Hebrew 11, verse 39 to 40, because God had provided something better for us. So that apart from us, ano itong sinong sinasabing apart from us dito? Kung hiwalay sa atin, di nila mapagpatuloy ito. Ibig sabihin, kung wala yung baton, maniwala ka, kung wala yung baton, anong pwede mong ipagpapatuloy? At ito pa, kung wala yung baton, wala ang shadow. Wala yung shadow na yan. Kasi the Old Testament is the shadow. The New Testament is the substance. Kaya di mo pwedeng paghiwalayin ang shadow
at substance. Di mo pwedeng pag-iwalayin yung mga nakaraan na siyang pinaka-example natin. Halimbawa natin. Dahil ang Bible nagsasabi, apart from us. Yan ang lalim ng know the God of your Father. Wow, yan ang lalim ng kahulugan yan. Tingnan mo, kahit founder ka nga ng pinaggagawa mo ngayon, pero ano ang mangyayari pagka ikaw namatay? Maraming nag-retired, plaki lang ang natanggap. Maraming nag-retired na pastor, plaki lang ang natanggap. Pero nasaan ang mga honorable na nakapaligid sa kanila? Dahil nakuha na nila, wala na silang pakialam sa nag-retired. Alam mo, naunawaan mo ba kung gaano katindi ang dimension na yan? Pag naunawaan mo yan, kung bakit ganun na lamang na nag-uumiyak si Esau, bakit ganun na lamang na kahit mahina na yung ama niya na nasi Isaac, mga kabatid, dahil siya ay naunahan ni Jacob, mga kabatid, ang taong ito ay talagang ama, ama ko, vehemently cry. Vehemently cry. Pag sinabing vehement, pag sinabing vehement sa Genesis 39, buksan nga natin. Alam mo, di sana ito parte ng aking sasabihin ngayon eh. Pero buksan na lang natin para maunawaan natin to, na maintindihan natin ito. Kasi alam mo, di pa sana ito. Pero alam mo, gusto kong maunawaan ito ng mga anak ng Diyos na kagaya mo. Tingnan natin. Alam niyo po ba? Kasi dito, Genesis, napin ko pa ha, kasi hindi ko to naihanda eh. Hallelujah. Si nung si Isaac, naghahabol, nung si Isaac at si Esau at si hanapin ko, mga kabadid. Genesis 27, yes. Sorry. So sa Genesis 27, tingnan niyo po. Kung iyong mababantayan na itong si Esau, ganun na lamang. Ang kanyang, kasi itong si Esau, sorry ha, na-delayed ng konti. Now, kung mapapansin niyo po na ang mata ni Isaac ay talaga namang mahina na. At nang mahina na, gusto niya nang ipasa ang baton. Gusto niya nang ipasa ang legacy. Siyempre, sa kalakaran nila, ang panganay po talaga ang lagi po yung uunahin. Now ngayon, dahil sabi ng ama, ihanda mo ako sa verse 4, prepare a savory dish for me such as I love. No, yung mahal na gustong gusto ko, bring it to me that I may eat so that my soul may bless you before I die. Upang para ako bagong mamatay, ay maipasa ko ito at ang aking kaluluwa maging panatag bago ako mamatay. Yung aking kaluluwa ay maging panatag na naipasa ko to. Itong legacy na ito, maipasa ko to sa buhay mo. Alam niyo po ba, dahil narinig ito ng nanay. Narinig, and then ano nangyari? Sabi, talagang, anak, ipapasa ng ama mo. No, sa verse 11, ipapasa ng ama mo ang bato na yan. No, kaya nga, then bring it to your father. Dalhin mo sa iyong ama, maghanda ka. Ito ang gagawin mo. Alam niyo po ba, maghanda ka, ito ang gagawin niyo. Kung inyong mababantayan, kung dederecho tayo sa istorya na to, sa madaling sabi,
naunahan, nakauna si Jacob magpunta sa harapan ng ama. No? Nakauna si Jacob na makapunta sa harapan ng ama. At ang sabi diyan sa verse 18, then he came to his father and said, my father, and he said, here I am. Sabi ni Isaac, sino ka? Who are you, my son? Sabi niya, si Jacob ang nagsabi sa kanyang ama, sumagot siya, I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Get up, please. Sit and eat of my game. At kainin mo na tong aking ilalatag sa iyo. That you may bless me. That you may bless me. And Isaac said to his son, how is it that you have it so quickly, my son? Sabi ni Isaac, bakit? Ano ba nangyari? Bakit ang bilis-bilis mong nakahanda niyan? And the Lord, and he said, because the Lord God caused it to happen to me. Sabi ni Jacob. At ang sabi ni Isaac, please come close to me in verse 21. That I may feel you, my son. Whether you are really my son or not. Tingnan niyo po kung ikaw ba'y anak ko o hindi. O ikaw ba'y si Esau o hindi. Halika. That I may feel you. Now, mga anak, ito po yung isa sa kailangan nating maunawaan. Kailangan po nararamdaman tayo ng ating mga magulang. Ngayong naging karirista ka na, ang dami mo nang narating. Kahit nasa distansya ka, kahit nasa ano ka, hindi ibig sabihin nasa malayo ka, di ka na magpaparamdam. I may fail you, come close. Mga kapatid, meron namang napakalapit, mukhang malayo. Meron namang malayo, mukhang malapit. So ngayon, ang spirit po talaga, hindi na bound ng distansya. Hindi na rin bound kung malapit ka kasi may mga taong nasa malapit, mukhang malayo. Samantalang yung nasa malayo, mukhang malapit. Parang ikaw ngayon, DLS, nas naabot ka nito. Mas nahipo ka nitong mensahe na to. Mas naayos ang buhay mo nung marinig mo ang DLS. Kaya nga po inaabangan mo eh. Kasi merong nangyari sa buhay mo na kakaiba. Wow! Hallelujah! Ay, grabe! Ay, nako! Sabi ni Isaac, Come close that I may feel you, my son, whether you are really my son, Esau, or not. Parang gusto niyang sabihin, kahit hindi man kita miyembro o miyembro kita, ang mahalaga naramdaman ko, ang mahalaga nandoon yung intimacy, ang mahalaga nakilala mo ang Kristong ito, ang mahalaga, yan po ang revelation yan eh. Please come close. Please come close. Ito po yun mga kapatid kung bakit tayo sa DLS nakikinig. Because I am drawing you close to God. I am not drawing you close to me. Wow, hallelujah. Pag naintindihan mo yon, alam nyo, ito yung intimacy mo sa Diyos at ikaw eh. Ako lang ginamit na medium. Ako'y ginamit lang na mouthpiece sa buhay mo para idikit ka sa Diyos na ito. Ilapit ka sa Diyos na ito. So ibig sabihin, parang ako'y bridges of your future na gagamitin para ikaw ay yung potential mo ay lumabas. Mapakinabangan ka sa Diyos na buhay. Hindi religion ang makinabang sa'yo. Tingnan mo, ang dami mo nang naibigay na ipuhunan, may buhay bang nabuo? Wala. Dami mo nang napuhunan. Araw-araw ka pa na sa gawain, tingnan mo kung ang anak mo ba'y nasinop. Tatay ka lang, you can be a father to your children, but it doesn't mean you are a dad to them. Because your father, o kaya ikaw, pwede kitang maging anak. Pero paano ka nagpaka-anak? That is the question mark. Paano kang nagpaka-anak?
Oo, membro ka ng church, pero paano kang nagbehave? Yan po yan. Paanong nagkaroon ka ng malalim na intimacy sa nakikita ka man o hindi ng iyong pastor? Paano ka man paano lumalim ang intimacy mo sa Diyos? Alam mo, yung nagpatotoo kanina na 14 years old, batang-bata, si Casey. Pag pumupunta lang ako sa Cebu noon, nakausap ko yung mga magulang na yan sa Isabela. Alam niyo po ba, nung nakausap ko lang sa Isabela yung mga magulang na yan, may napihit na puso noong time na yon. At syempre, naputol po how many years? Naputol for how many years? Nung nagpunta ako ng Cebu, nakakatagpo ko na naman sila. Pero ilang years yon? Akala ko wala na yon nung nandun kami sa Isabela. Pero ilang taon yon? Pero hindi talaga taon eh. Kundi yung maturity. Kaya makikita niyo po, sabi ni Isaac, please come close that I may feel you, my son, whether you are really my son, Esau, or not. So Jacob came close to Isaac, his father, and he felt him, naramdaman ni Isaac si Jacob. Alam mo ba, ito ah, si Isaac talaga namang mata nga ay bulag na, mata nga ay mahina na, at di nakakaaninag, pero ang pakiramdam at pandinig ay sharp. Sabi niya sa verse 22 ng Genesis 27, the voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. O, tingnan niyo. Pero ano ang namayani? Ano ang namayani? Naging imbabaw? Alam mo ba, hindi yung tinig. Yung feelings. Tingnan niyo po, makinig ka. Kapag hindi, alam mo, marami ng tao na alam ang katotohanan, pag bumanat ang nararamdaman, bura ang truth. Oh, tingnan niyo. Imagine niyo. Pag ikaw naramdam, ay nako mga kapatid, whether you like it or not, this is true. Na kahit anong alam mo, yang mahal mo ang asawa mo, alam kong mahal mo yan. Pero pag once nakanti na ang damdamin, nakakalimutan mo, kasasabi mo lang ng mahal kanina. Kasasabi mo lang ng I love you kanina. Nakanti lang, may narinig ka lang, naramdaman mo lang na hindi maganda, buong araw mo sira na. Alam mo kung bakit? Totoo sa Bible to, pag intimacy, you need to feel it. Oh, mga kapatid, di nyo ba alam na si Eva at Adam, di lang narinig, naramdaman na naglalakad ang Diyos, naramdaman nila yung kalabog ng yapak ng Diyos sa Garden of Eden. Believe me, nung narinig na nila ang yabog, di lang narinig lang, kundi naramdaman nila yung yabog, yung apak ng Panginoon na parating, nagtago sila. Yan ang mga karamdama, mga pakiramdam na yan, totoo lahat yan. Pag hindi na train, maraming tao na lumalapit sa Diyos, na siya ay nasa Diyos, puno ng alam sa Bible, pero hindi na train ang emotion. Tingnan mo ngayon yan. Alam mo ba, ang purpose ng fathering is to sharpen you sa lahat ng aspect. Ilan sa mga miyembro ng church kaya umalis dahil nakanti lang yung ego niyan? Oh, lako ka. Alam kong tinamaan ka ngayon, ah. Ay, nako. Ay, nako, maniwala ka sa akin. Di talaga pagandahang lalaki yan at pagandahang suot sa church. Hindi rin palakihan ang binigay mo. Kung hindi na-sharpen ang ugali mo na yan,
Hindi, alam niyo po ba, wala namang problema sa kaligtasan mo eh. Ito si Isaac, ito ha, si Jacob, anak ni Isaac yan. Maniwala ka, anak ni Isaac yan. Ikaw, anak na ng Diyos, di ba? O, tingnan niyo, ano pagkakaiba niyan? Dalawa, parehong anak. O, di ba, lagi mo, sa Diyos lang ako. O, sige, bigay na lang natin. Sa Diyos ka talaga. Anak ka ng Diyos. Pero anong klaseng anak ka? O, sige. Sana, maunawa mo ito. Anak ka ba ng weteng? Anak ng tokwa? Anong anak? Ay, anak ko. O, anak ka ng mga chismosa. Anak ka ng mga... Anak, sabi mo laging anak ka ng Diyos. Anong ang klaseng anak? Ikaw ba'y anak na nagpaka-anak? Diyan sa tahanan mo. Na kung talagang inabot ka ng katotohanan na ito, ito 14 years old kanina, I know, hindi naman sila mga perfect talaga. Naunawaan ko yan, di wala namang perfect. Pero wag mo naman sabihin, laging gamitin palusot yan na para sabihin mo, hindi ka na pwedeng magbago. Palusot kaya yan, minsan. Kaya di ka mabago-bago, dahil palusot, wala namang perfect. O nga, wala namang perfect, hindi mo naman pinagsikapan. Nagawin yung partisipasyon mo, akala mo automatic kang magbabago. Kaya nga may pinadala ng tao sa paligid mo, sa buhay mo, batakin ka, binatin ka, bunutin ka. Ay nako mga kapatid, Diyos ko, di man ito gusto mo. Kaya nga obedience is learned. He learned. Alam mo si Jesus, sabi doon sa verse 8, He learned, di ba? Sabi niyo, although he was a son, bagamat anak na siya ng Diyos, bagamat siya ay anak ng Diyos, lisensya ba yun na anak siya ng Diyos? Pero anong sabi? He learned obedience. Sabi ng Hebrew chapter 5 verse 8, He learned obedience. Oo, palpak ka sa daming panahon na pumalpak ka. Pero kung pag itunay na mulat ka, natutunan mo na ang meaning ng kahulugan, ng lalim ng obedience, lalim ng pagpapasakop. Ito yung tinuro ko kahapon eh. Balikan mo yung kahapon, makikita mo. Balikan mo rin yung mga nakaraan. I-subscribe mo lang, i-follow up mo para ikaw ay aming ma-follow up. Alam niyo po, the voice of Jacob, sabi niya, alam niyo, he learned the meaning of obedience. Kailangan mong maintindihan to. You need to learn it. Obedience is learned. Kasi lagi mong pinangangalandakan, may grace naman si Lord sa akin. Oo, ang yaman mo nga sa grace, sa sobrang yaman, wala kang naayos, wala kang nasunod kahit isa. Oo, di kayo iiwanan ng Diyos. Eh, ang Diyos hindi nang iiwan, eh, ikaw nga ang nang iwan. Paano yun? Ay, nako. Alam mo, minsan, ito, di natin napapansin yan na kung bakit ka nagkakaganyan hanggang ngayon, tumanda ka na lang na wala kang pinagtatandaan. Kasi ganun ka, likot ang isip mo. Pagsabihan ka, ayaw mo. Alam mo, ito na yung diretsahan eh. Kailangan ito diretsahan na bakbakan nga ito eh. Kailangan, di ko naman ako, kung paano ko na-train, sus, Panginoon ko, maniwala ka. Di ko sasabihin ito sa iyo kung hindi ganito ang training ko noon. Ang top talaga. Kala ko nga kung yung nagturo sa akin, kala ko nga yung mentor sa buhay ko, kala ko talaga walang puso. Kaya ako ganito magsalita. Kasi trainer ko, coach ko noon sa aking spiritual journey nung ako'y bata-bata sa Panginoon. Parang walang puso. Ngayon ko naintindihan kung gano'n, bakit siya gano'n kahigpit. O, sino sa inyo, natural na parents nyo? Kung hindi sila mahigpit, tingnan nyo ngayon, di ka ngayon matutong ganyan, di ka mapunta sa abroad. Tingnan nyo mo naman ngayon yung mga anak na sobrang pinalaki sa gaan. May natutunan ba?
Yung mga pinalaki sa ginhawa, may natutunan ba? Tingnan mo ngayon, ikumpara mo yung mga anak na natuto noon sa mga pagtitiis. They learn obedience. Sino ang masinop ngayon? Nakakatakot ngayon ang mga new generation na hindi natutunan ang liyaman ng kahulugan ng pagtitiis. Kaya hindi nila alam how to handle rejection. Hindi nila alam how to handle defeat. Hindi nila alam how to handle kasi gusto mo lang ituro puro victory, victory, victory. Pero di mo alam. Di nila ngayon alam paanong harapin ang mga bullying na yan. Di nila ngayon alam harapin paano kasi they are distracted emotionally. Kaya di sila na-train emotionally. Madaling mga, alam mo yung ganitong training, madaling sabihin, pero ilan sa atin ang na-train sa emotion? Alam mo ba, huwag mong maliitin ang emotion. Kaya kanyang tanggalin sa Garden of Eden. Kaya kang palabasin yan sa Garden of Eden. Simpatya, kaya kang paalisin yan sa Garden of Eden. Kung nanindigan sana si Adan, wala sana tayong nakalabas sa Garden of Eden. Nanindigan siya, eh sumama siya kay Eva eh. Hindi niya, inayuna niya si Eva eh. Alam mo, I believe ah, kung hindi bumigay si Adan, nandoon pa rin sana tayo sa Eden. Ano na? Oo, si Eva pa lang naman ang, tingnan mo, napansin mo, nung si Eva pa lang ang kumain sa pinagbabawal na bunga, wala namang parusa eh. Pero nung si Adan, nisempatiya na, sumama ng kumain, sinamahan na si Eva, tangay lahat. Ay, kita mo, alam mo, I believe, ito yung aking nakita. Now, tingnan mo to. The voice is the voice of Jacob. But the hands are the hands of Esau. Yung nararamdaman ni Isaac ay maliwanag naman na mabalahibo yung kamay. Kasi si Esau, mabalahibo yun eh. Maliwanag naman na mabalahibo ang kamay. Pero ang boses ay boses naman ni Jacob. Pero ano ang mas matimbang? Tingnan niyo po, anong ibig sabihin niyan? Be the doers of your word. Ang galing lang ang dami ngayon sa salita, pero hindi po makikita sa gawa. Prove it, sabi ng James chapter 2 verse 22. Prove it, be the doers of his word. If maging, ay nako mga kapatid, maging living proof ka ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa verse 23, he did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hand. So he blessed him. Tingnan nyo po, hairy like his brother's Esau's hands. Kaya ano, blindness siya, mga kapatid, pinagpala si Jacob. Pinagpala si Jacob. Ano ang namayan eh? Pakiramdam. Kaya nga po mga kapatid, mataas na patotoo kapag ikaw emotionally na trained sa salita ng Diyos. Kasi whether we like it or not, napaka the best na teacher ay ang pakiramdam. Kasi ang pakiramdam ay kaakibat yan ng pagsunod. Oh, karang ganito, madali naman ako magsalita eh. Madali talaga. Madali. Kayang gawin ito ng mga magagaling na teacher. Naalala ko noon si Pastor Chris Sumasto, nagpunta ng Israel. Meron siya doong ano? Meron siyang interpreter doon, meron siyang tawag niyan yung kanilang taga ano? Ang tawag niyan may yung magdadala sa kanila sa lugar-lugar. Ayun, meron silang guide. Tourist guide, may tourist guide sila doon. Alam mo ba? Talagang kabisado yung buong Israel. Kabisado talaga. Talaga naman, nung bandang huli, sa sobrang liwanag ng pagpapaliwanag niya as a tourist guide,
ng bansang Israel para ginaid sila sa lahat ng lugar kung saan si Jesus, anong nangyari kay Jesus, ano rin nangyari sa mga alagad na i-travel talaga sila doon. Tourist guide, ang galing! Alam mo ba, nung pauwi na sila, sabi niya, are you believers of Christ? And sabi niya, no. Alam mo ba, sa kamangha-manghang nakita niya, patotoo, pero hindi sila mananampalata kay Jesus, pero naisama na sila, na-tour na sila, na-explain na sa kanila, ang galing i-explain. Tanong, ilang mananampalataya ngayon sa church, ang galing lang magsalita? Kaya si Isaac, ang matimbang sa kanya kaya siya naniwala ay yung mabalahibong kamay ni Jacob. Hindi niya tiningnan ang salita. Bakit? Kasi sa history din, itong mga batang ito, meron ding mga kapalpakan to eh. O sino nagsasabi sa'yo matuwid yan? Di naman. Pero tingnan nyo, naging lolo ni Jesus sa mga ito. Lolo ni Jesus. Alam mo ba, kung iyong mababantay mga kapatid, pag nag-ayos po tayo, nagpaayos po tayo, sabi niya, he did not recognize him because his hands were hairy. Verse 23, like his brothers Esau. So he blessed him. And he said, are you really my son Esau? Tinanong na naman niya ulit para siguraduhin. And he said, I am. Verse 25. So he said, bring it to me and I will eat of my son's game that I may bless him. Send it to me that I may eat. Alam mo, makain ko, matikman ko na ang mula sa pinagpagalan, inihanda ng aking anak. At sa paghahain ko niyan, pagkatapos kong kainin niyan, sana sinasabi niya, halika, kainin ko na yan. Nang sa gayon, maipasa ko na ang pagpapalang nakalaan sa iyo. Maipasa ko na ang nakalaang pagpapala sa iyo. And he brought it to him, and he ate. He also brought him wine, and he drank. Tingnan niyo po, may revelation pa nga niya yan eh. Yung wine, meron pa yan eh. Pero di na muna tayo. Kumain siya at then wine. And then makikita niyo po, then his father, Isaac, said to him, please come close and kiss me, my son. Or listen, please come close and kiss me, my son. Halika, lumapit ka sa akin and kiss me, my son. And the meaning, one of the meaning of the word worship means kiss me. Alam niyo po ba, ang worship kasi sa Diyos ay talagang you are extremely doing it as if you are kissing Him. Hallelujah! As a sign, a symbol of your act of worship to God. Niwini-worship ba niya dito si Isaac? No! Ito yung revelation na ang meaning ng worship as if you are kissing God, as if you are acknowledging Him as highest, as a supreme authority. Mga kapatid, merong pag-acknowledge sa buhay mo that glory be to God in the highest. But He is not God, you know? Si Isaac. But their action speaks as they are doing it for the glory of God. Kaya sabi niya, come close and kiss me, my son. So he came close, dumating siya, closer, and he smelled the smell of his garment. Sa mga susunod, pag-usapan natin yung mga area na yan. And he blessed him. At sabi niya, see, the smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Now may God give you of the dew of heaven and of the fatness of the earth.
Ito yung unang blessing na kung saan ito'y blessing na ang akala natin ito na yung ultimate na blessing. Di pa ito. Sa madaling sabi, now it came about as soon as Isaac and finished blessing. Mga kapatid, blessing Jacob. Malapit na, patapos pa lang. Nung habang patapos na, na siya ibinibless ni Isaac, si Jacob. Nako mga kapatid. Siya, Jacob had hardly gone out from the presence of Isaac, his father. Nagmadali siya na lumabas. Nagmadali siyang umalis. Kasi Esau, his brother, came in from his hunting. Parating si Esau. At nang parating na si Esau, sabi ni Esau, let my father arise and eat of his son's game, that you may bless me. Anong sabi ni Isaac? His father said to him, who are you? Sino ka? I am your son, your firstborn Esau. Then Isaac trembled. Talaga namang trembled violently. Si Isaac talagang nanginig. Nanginig talaga violently. Who was then that hunted game and brought it to me? Sino yung kanina? At aking kinain yung kanyang inihanda at pinagpala ko na siya. Yes, and he shall be blessed. At ang sabi niya, yes, and he shall be blessed. Yes, totoo. At talaga namang blessed na. Ang oo ko ay oo na sa Diyos. Sa verse 34, mga kapatid, when Esau heard the words of his father. Now, look at this, 34. Tingnan niyo po ang Genesis 27:34. When Esau heard the words of his father. Alam niyo po ano ang reaksyon ni Esau? He cried out with an exceedingly great and bitter cry. And said to his father, bless me, even me also, O my father. Alam niyo po, bakit si Esau ay ganun na lamang na atat na i-bless siya ulit. Bless me also, O my father. Ipinapakita niya kung gaano kahalaga. Ipinapakita niya kung gaano kahalaga ang dimension ng isang panalangin ng isang ama. Na ito yung dapat nating i-imitate. Hindi lang yung mukhang kamukha ka, kundi yung spirit mo kamukhang kamukha ng gusto ng Panginoon. Alam mo, kahit sabihin na natin na naipasa na kay Jacob, ang gusto kong ipakita dito ay kung gaano kahalaga, kaimportante ng isang purpose of spiritual fathering ay yung i-acknowledge talaga ng mataas na halaga ang binibitawan ng mga magulang sa kanyang mga anak. Ang tanong ko dito, ilang mga anak nagpapahalaga ng ganito? Ilang mga anak na nakakaintindi ng ganitong pagpapahalaga? Na hindi mo lang magulang yan sa physical, kundi yan, may dimension na nilagay ang Diyos sa kanya, sa magulang mo, na kapag ikaw ay inhonor mo yan, ang sabi niya, giginhawa ka at lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Alam mo, kaya maraming anak ngayong pagapang, kahit matalino, kahit ang daming natapos, na uwi sa wala ang kanilang pagod at tapos din sila na uwi sa wala. Kasi simple lang, na wala talaga ang yaman ng pagpapahalaga sa pagpatong ng pagpapala ng kamay ng mga magulang. Alam mo, tingnan niyo po si Esau. He cried out with an exceedingly great and bitter cry.
and said to his father, bless me, even me also, my father. Glory to God. Alam mo, gaano mo pinapahalagahan yan? Amen. Ngayon ko naunawaan ang Ephesians 6 kung gaano katinding binigyan ng diin yan. Honor your father and mother, and not only honor, obey your parents in the Lord. Amen. Bakit ganun na lang yan? Kasi alam mo bakit? Tama ang Hebrew chapter 11 verse 39 to 40. God provided a better promises for us. Hallelujah. Na kung wala ang mga magulang, di tayo magiging ganap ngayon. Amen. Hindi po magiging ganap ang panawagan ng wala pong nagpatong na legacy transfer. Wala pong legacy of continuation. Kulang po ang buhay. Sino ba talaga ang taong pinapayagan mong magsalita sa iyo para maging masinop ang buhay mo? Sino ba talaga ang taong binibigyan mo ng isang pagpapahalaga para ang spirit mo ay masinop? Mga kapatid, ang spirit ay hindi edad. Hindi yan bound ng edad. Ang spirit ay spirit. Kaya nga, ang spiritual father ng aking spiritual father, bata sa kanya. Kaya nga may cycle po yan. May cycle yan. Kaya ako, hinihimok kita. Wala na tayong oras. Hinihimok kita. Amen. Sino ang pinapayagan mong magsalita sa buhay mo na masinop ang spirit mo? Maayos ka emotionally. Alam kong ligtas ka, pero ang hindi mo makontrol sa sarili mo ay wala kang coach. Alam ko magaling ka na bata. Magaling ka na tao, magaling ka magsalita. Pero tingnan mo ang mga gawa ng footstep mo. Tingnan mo ang mga yapak mo. Oh, tingnan mo lang. Glory to God. Hallelujah. Doon mo malalaman. Oh, hallelujah. Come back. Amen. Come back to the Lord. Come back to the Lord. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah.